Samantala, bumulusok ang isang oil tanker sa isang bahay sa Pasig City kagabi. At dahil dyan naipit at namatay ang isang batang babae naglalaro lang ng kanyang tablet. Balitang hatid ni Hajirieta. Walang tigil sa pag-iyak si Aling Dailin Abobas matapos ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang anak. Agad kasing binawian ng buhay ang nag-iisa at limang taong gulang niyang anak na si Jovelyn matapos maipit ng oil tanker na bumulusok sa kanilang bahay sa Kanyugan, Pasig kagabi. Nawala yung anak ko. Sobra po, sobra. Kung pwede pala sumama, pinasama na ako. Nag-iisa lang? Opo. Nagpabili lang yan ng gustong gusto niya yung tablet. Bindi lang namin kasi yun ang hinihingi niya. Hindi pa nga siya nagsawa, kinuha na siya. Nilalaro daw ng bata ang bagong biling tablet sa harap ng kanilang bahay nang maganap ang aksidente. Kwento ng mga residente, napakabilis daw ng mga pangyayari. Yung truck dumiretso doon, biglang kumalabog, umano na siya. Tapos yung bata nakita ko, binuhat na ng nanay, nakakarga na, nakagano na siya. Ano na daw po eh, wala na, patay na daw. Magde-deliver sana ng gasolina yung truck na yon na nga bigla na lamang daw bumulusok ito papunta nga dito sa harap ng bahay na ito. May mga tao na nakatayo rito at tanatamaan nga sila pero ang pinakanapuruhan ay ang isang limang taong gulang na batang babae na ganda binawian ng buhay. Sugatan din ang asawa ni Orsicio Montepero na nooy nakatayo lamang sa gilid ng kalsada. Ayon sa kanya, nanonood daw siya ng telebisyon nang marinig niya malakas na kalabog sa labas ng kanilang bahay. Nabangga siya dito eh. Naiga, hinila lang namin, walang malay. Paloob. Yan o, truck. Yung truck ko, saan ang gasolina, may laman. Eh kung di matibay yan, di bayan ano dyan. Agad isinugod sa Rizal Medical Center sa Pasig ang asawa nito at isa pang lalaki na nagtamo ng grabing sugat sa binti at paa. Ang driver ng oil tanker na si June Valmerene, labis ang pagsisisi. Itinanggal ko na yung kalso at ako sa taas, eh, wala na akong hangin. Ayun nga, nagdiretso, naglusong. Habulin sana, lagyan ko kalso, hindi na po kinaya ng print talaga. Natumbok po. Mingi po ako ng pamayon, patawad, palinsya, lahat po. Kaya maunawahan po nila ako, dahil hindi ko na maintention yung pangyayari. Kapatawad po. Naharap si Merena sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple serious physical injury. Hajirieta, GMA News.